Dahil nga po sa ipinapakitang performance sa ngayon ng Golden State Warriors ay binabalak na nga daw po ng kanilang team na kunin muli ang best record sa history ng liga na 73 wins at 9 losses. Yan nga ang unang storya na pag-uusapan natin ngayon dito sa ating pangalawang video. Nasasamahan ko na rin ang balitang trade sa pagitan ni Kyrie Irving at John Wall at ang balitang magbabalik sentro si LeBron James para sa Los Angeles Lakers. Kaya kung solid, J-Zone TV ka, tara! Mga idol, bago nga tayo magsimula at syempre mag-umpisa ngayon dito sa ating susunod na pag-uusapan ay bisitahin, i-follow nyo muna ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayong NBA balita doon. Mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel. Shoutout nga pala sa lahat ng mga taga Santa Cruz, Naga City, sa lahat ng solid J-Zone TV na mga taga Palawan, at syempre mga taga Davao City. So mga idol, halina't ipagpatuloy natin to. Bagamat man nga po kulang pa rin naman ang player ang lineup ngayon ng Golden State Warriors ay hindi pa rin paglalaro dito ni na Klay Thompson at James Wiseman, ay sila na nga po ang may hawak ngayon ng best record sa liga. Kaya marami na nga po ang naniniwala na meron silang chance na maulit muli ang kanilang nakuhang record noon na 73 wins at 9 losses. At isa nga po dito ang kanilang player na si Andrew Wiggins na nagsabing hindi pa nga daw po sila satisfied sa kanilang mga ginagawa ngayon. Gusto nga po nilang mag-improve pa ngayong season at magagawa nga daw po nila yan kapag nakabalik na ang kanilang dalawang player na sina Klay Thompson at James Wiseman. Kaya mas lalo nga daw pong kakatakutan ang kanilang team sa mga susunod na araw. Meron naman nga daw po sila ngayon na mga napakatalentadong players sa kanilang bench. Isa pa ipinapakita naman nga po ni Stephen Curry ang kanyang MVP performance. At once nga daw po na makakuha ito ng suporta kina James Wiseman at Klay Thompson, ay hindi nga po malabo na magsunod-sunod ang kanilang mga pagkapanalo hanggang sa maabot nilang muli ang best record sa history ng NBA. Sa pangalawang story naman tayo, alam naman nga po ninyo na hindi pa pinapayagan sina Kyrie Irving at John Wall na maglaro sa kanilang mga sari-saring koponan ngayong season na Brooklyn Nets at Houston Rockets. Sa parte nga po ni Kyrie Irving, hindi nga po siya nakakapaglaro dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa siya nagpapabakuna na required sa syudad ng New York. Habang sa parte naman nga po ni John Wall, hinihintay na lamang nga po nito na ma-trade siya ng Houston papunta sa ibang team. Kaya dahil nga dyan ay may inilabas nga pong trade scenario ang ating mga eksperto para masolusyon nila ang kanilang problema ngayon. At ito nga po ay isa pamamagitan ng pagpalitan ng Brooklyn Nets at Houston Rockets ng point guard. Yes mga idol, pwede nga pong i-trade ng Nets si Irving kapalit si John Wall, lalo pat halos magkalapit rin naman nga po ang kanilang sweldo ngayon na siyang agpapadali sa proseso. Sa pamamagitan nga po nito ay magagamit na nga po ng Brooklyn Nets ang kanilang napakalang cap space upang mapalakas pa ang kanilang pwersa sa pagkuha ng kampeonato. Sa panghuling story naman tayo, naging maganda nga po ang kinalabasan ng naging eksperimento ng Los Angeles Lakers sa paglagay nila kay LeBron James sa center position dahil mas naging solido nga po dito ang kanilang depensa. Kita naman nga po kung gaano kagamay ni LeBron James sa pagiging center, kung saan madali nga po niyang nade-depensahan ang mga ginagawang pick and roll plays ng kanilang kalaban. Bukod rin na nga po dyan mga idol ay mas mapapabilis nga po nito ang kanilang pag-switch. Kaya marami na nga pong mga nagsasuggest sa Los Angeles Lakers na subukan nilang ilagay muli si LeBron James sa center position, gayong gumagana rin naman nga po ito sa kanilang playing style. Kumpara nga po kay Anthony Davis, mas napoprotektahan nga po ni LeBron James ang ilalim ng basket. Sangayon rin naman nga po dito ang NBA expert na si Skip Bayless na sinabing mas maganda nga daw po ang depensa ngayon ng Lakers kapag nagiging sentro nila si LeBron James. Ang kaso lang mga idol, ginawa lang naman nga po nila iyon dahil wala noon si Anthony Davis. Isa pa, dahil nga po sa edad ni LeBron James ngayon ay hindi rin naman nga po nito kakayanin na makipagbanggaan parati sa malalaking manlalaro sa loob ng basket. Kaya siguradong paminsan-minsan lamang nga po nila itong gagawin sa kanilang mga susunod na laban. So yun lang mga idol, ang ating pangalawang pinag-usapan. Once again, this is your J-Zone TV.